Usapan ngayon ang naging pagsisiwalat ng batikang kolumnista na si Christy Fermin patungkol sa di umano'y nakakalungkot at masalimuot na kalagayan ngayon ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa latest episode ng online talk show nito na Showbiz Na. Unang napag-usapan ng mga ito ay si Chris Aquino, kung saan hindi lingid sa publiko na matindi ang pinagdaanan nitong pagsubok ngayon, lalo na sa estado ng kanyang kalusugan. Matatanda ang kamakailan lang rin ang magbigay ito ng update sa kalagayan niya ngayon. Dito nga ay kinumpirma ni Chris Aquino na kasalukuyan siyang nakikipaglaban sa tatlo niyang sakit. Maliban sa mga treatments na kailangan isagawa, ibinahagi rin ito na sa ilalim rin umano siya sa chemotherapy. Dahil dito, hindi naman napigilan ng batikang kolumnista na maglabas ng kanyang saluubin patungkol sa sitwasyon nito kung saan dumating na sa puntong di umano'y inihabili na ni Chris Aquino ang kanyang dalawang anak sa kanyang mga kapatid. Ito po yung nakakalungkot. Kwento rin po ito na mula din sa kanilang pamilya na si Chris Aquino daw ipinagbili na sa kanila si Joshua at si Bembi. Kung ano man ang mangyari sa kanya, alam ng kanyang mga kapatid kung ano ang gagawin. Pahayag pa ng kolumnista. Naghayag rin ito ng pagkaawa lalo na sa dalawang anak ni Chris Aquino, kung saan hindi lingid sa publiko na ang panganay na si Joshua ay sinilang na may special needs. Habang bunso naman ito na si Bembi ay 15 taong gulang pa lamang. Ako'y naaawa kay Josh at Bembi kasi napakabata pa nila para mawala ng ina. Kung talagang ito ay wala ng kalunasan. Lalo na si Joshua na may special needs. Aniya pa ni Christy Fermin. Talagang nakakaawa umano ang magkapatid dahil iba ang kalinga at pag-aalaga ng tunay na ina. At sa mura nilang edad ay mawawala na sila ng nanay. Bakit hindi pa gumagaling si Chris Aquino? Ginawa niya na lahat. Halos magagaling na doktor ang humahawak sa kanya. Dahil alam naman nating lahat na walang problema si Chris Aquino pagdating sa pera. Talagang walang magagawa ang pera pag tayo ay kinarma. Kaya maging mabuti tayo habang buhay pa. Pahayag ng kolumnista. Sa huli ay hiniling pa rin ang kolumnista ang agarang kagalingan ni Chris Aquino. Sana umano ay isama ng lahat si Chris Aquino sa dasal. Alang-alang na lamang sa mga anak nito. Sa mga taong may galit umano kay Chris Aquino ay pagwalang bahala muna. Pakiusap pa ng kolumnista. Minsahin naman ng mga netizens kay Chris Aquino ay sana lumaban ito alang-alang lamang sa kanyang mga anak dahil tanging siya na lamang ang meron ng mga ito. Iba kasi ang pag-aalaga ng isang ina kaysa mga kamag-anak dahil tiyak maging mahirap sa mga anak nito kung darating ang panahon na mawawala siya. Hindi pa umanuhuli ang lahat basta patuloy lamang siyang magdasal sa Panginoon at humingi ng kapatawaran. Dahil tanging Diyos lamang ang may alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo.